Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Sa araw na ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po natin ginawa itong napakagandang paso po na kahoy. Ito po ay paso na pangluob. So, panoorin po ninyo hanggang sa dulo para po makita po ninyo ng step by step kung paano po natin ito ginawa. Sa ating trabaho na ito mga boss, ito po yung mga kailangan. Lacquer thinner, lacquer flue, sanding sealer, ayan po. At siyempre, meron po tayong clear gloss lacquer. Yun po yung ating top coat. At siyempre, ang unahin po natin mga boss, kailangan po natin itong lihain. Kung nakikita po ninyo mga boss, ito po ay luma. So, sa sobrang luma po niya, natanggal na po yung dating varnish po niya. So, yan po yung purpose kung bakit po natin ito gagawin. Dahil, nagtanggalan na po yung dating varnish. So, kailangan po nating lihain ito. Gamit ko po ang number 100 na liha para po matanggal yung mga hindi pa po natanggal na mga dating varnish. So, kailangan na po nating tiyagain lang ito na lihain at linisan para maganda po ang resulta ng ating trabaho bago po natin ito i-varnish. So, ngayon mga boss, papakita ko po sa inyo kung paano po natin timplayin yung ating sanding sealer, yung ating lacquer flue at lacquer thinner. Pero kung bago lang po kayo sa aking channel mga boss, naway mag-subscribe na po kayo mga boss, pakipindot yung notification bell para makita ninyo kung ano man yung mga kaganapan dito po sa channel na ito. So, marami po yung ating timplayin po ngayon dahil siyempre, gagamitin po natin ito sa gagawin din po natin na pintuan. So, para isang timplahan na lang, damihan ko na po yung ating pagtimpla. So, kailangan lang po, kapag nagtimpla po tayo ng sanding sealer, kailangan haluin po muna natin ng husto yung nasa ilalim dahil nagkaroon po yan ng lata. Dahil siyempre matagal po na naka-stack o matagal pong nakatayo yung lata, kaya magkaroon po talaga siya ng paglatak doon po sa ilalim. So, kailangan po nating haluin ng husto dahil kasama rin po yan sa mga chemicals na sangkap ng ating sanding sealer. So, kailangan nating haluin ng husto bago po natin ibuhos yung ating lacquer flue. Ang sanding sealer mga boss, kapag nilagyan po natin ng lacquer flue, ayon pa sa instruction po sa latan po ng buisin, 1 to 3% lang po ang ilagay mo base sa dami ng inyong sanding sealer. Minsan, may nagtatanong po sa atin kung paano kung halimbawa mapadami yung ating lacquer flue. Wala pong problema pagka mapadami po yung ating lacquer flue ayon pa sa instruction. Ang problema lang po dyan dahil magkaroon po ng pagbabago ng kanyang drying period. So ngayon mga boss, ang ginagawa na po natin ngayon ay in-apply na po natin yung ating sanding sealer gamit po ang paint brush. So binabrush lang po natin ito at sa ating pagbrush mga boss, kailangan lang po na huwag po nating biglain din po ng kapal dahil pagka makapal po masyado yung ating ipapahid ay siyempre tutulo naman po siya. So another problema na naman po dahil kapag natuyo po yan, siyempre kung halata yung tulo, lilihain niyo po. So, para walang mangyaring ganun, unti-untiin lang po natin, huwag po nating basain ng husto yung ating pagpahid. At ngayon mga boss, natapos na po nating i-apply yung ating sanding sealer. So, as you can see, parang tapos na po siya tingnan. Ayan po, pero marami pa pong proseso para po matatawag po natin na tapos na po talaga siya. Dahil siyempre, papatungan pa po natin yan at lilihain bago po natin ilagay yung ating top coat. At ngayon mga boss, bago po natin lihain ito, kailangan po muna natin patungan. So, gagawin po natin ng dalawang patong yung ating sanding sealer bago po natin lihain para po hindi mapanot o hindi po aabot doon po sa kahoy kapag niliha na po natin. So, kailangan po natin dublihan bago po natin ito lihain at i-top coat. So ngayon mga boss, dahil tuyo na po yung ating dalawang patong na sanding sealer, kailangan na po natin itong lihain para po sa ating top coat. Ang ating liha po dito mga boss ay number 240. So number 240 po para po mas makinis po siya kapag i-top coat na po natin. At siyempre, bago po natin i-final coat yan, kailangan po nating lihain ulit ng number 400 bago ang final. Ang ating final coat mga boss ay haluan po natin ng dead flat lapper dahil gusto po na mayari na hindi po siya ganun kakintam kapag na-finish na po siya o kapag natuyo na po siya. So isasabay po natin ito sa ating gagawin pong top coat din po para po sa ating mga pintuan.
So, ito po yung ating mga kagamitan, dead flat lacquer. May halo po siyang clear gloss. Dalawa po ang clear gloss na ilagay po natin sa isang dead flat. Tapos, lacquer flow hanggang 10% at lacquer thinner na hanggang 20%. So, sa papamagitan po ng templada na yan mga boss, ma-achieve po natin ang tinatawag po na satin finish. So, hindi po siya ganun kakintab, hindi rin po siya flat. Katamtaman lang po siya. Yan po ang pagtimpla kung paano po sa timplahin. At sa ating pagtimpla mga boss, kung haloan po natin ng dead flat lacquer, yung ating dead flat lacquer, kailangan po natin i-mix po ng husto, kailangan po natin durugin ng husto, yung bumaba po na flattening paste, dahil yan po ang nagdadala para magiging flat o para hindi po makintab yung ating trabaho. So, kailangan po natin durugin ng husto yon bago po natin i-apply ang ating top coat. So, dito mga boss, ginagawa ko po ngayon dahil tapos na po nating lihain, ang ginagawa ko po ay in-apply na po natin yung ating dead flat. So, makintab po sa tingnan pero pag natuyo po yan, hindi po siya ganun kakintab dahil siyempre basa pa po. So, kailangan na po dito ang dalawang patong. Una, ang gagawin po natin ay lihain po muna natin kapag natuyo yung unang patong. Ayan po. So, kailangan po nating lihain ng number 400 para po mas makinis yung ating trabaho bago po natin yan i-final coat. So, ang final coat po natin mga boss, ganun din po ang gagawin po natin. Hindi po natin biglain, kailangan alaalay lang po para hindi po siya tumulo. Malamang meron po sa inyong mga nagtatanong sa inyong isipan kung bakit hindi po natin ito in-spray dahil meron naman tayong pang-spray. Mga boss, gusto ko lang po ipakita po dito na pwede po tayong mag-varnish gamit po ang paintbrush. At hindi lang po camel brush, pwede rin po yung mga ordinary brush kagaya po ng ginamit ko kapag tayo po yung nagwa-varnish. So, ang tanong, maganda kaya ang resulta? Opo, maganda po ang resulta basta tumama lang po yung ating pagtimpla at kung paano po natin siya gamitin. Lalong-lalo na, yung ating binabarnish mga boss ay maliit lang po siya. So, pwede rin naman po, kahit pa sa mga pintuan, pwede po ito gagawin yung mga ganitong klaseng proseso o ganitong klaseng kagamitan na ibabrush lang po natin. Basta po, marunong po tayong humawak po ng brush o marunong po tayo gumamit ng brush kung paano po ang sistema sa tamang paghagod o tamang pag-stroke po ng brush para makuha po natin yung tama o magandang finish ng ating trabaho. At siyempre, magkaiba naman po talaga ang quality kapag spray po ang gamit. Now, nakakuha po kayo ng kunting idea mga boss dito po sa ating ginagawa ngayon na nagwa-varnish po tayo, gamit lang po ang paintbrush. So, para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, naway mag-subscribe na po kayo mga boss, pakipindot yung notification bell para po makita po ninyo kung ano po ang mga kaganapan dito po sa channel na ito. Ang channel na ito mga boss ay meron po mahigit 200 videos na po ngayon na pwede po ninyong mapanood. At sinisigurado ko po sa inyo na marami po kayong matutunan po dito. At kung hindi po ninyo mamasamain mga boss, paki-like at follow po yung aking FB page na Paint and Varnish Solution. Maraming salamat po.